ating butihing gobernador ng lalawigan ng Bataan. At magsiupo po kayo at mahaba-haba itong speech ko para makamapagod kayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po kami, mga ating mga kasama sa mga cabinet member dahil nanggaling po kami doon sa Kadiwa Center kung saan tayo ay nagtatayo ng palengke, ang tawag natin Kadiwa, at ito'y ginagawa namin upang makapagdala ng mga produkto na mas nakakamura kaysa sa palengke. Kaya nandito po ang ating Secretary ng Trade and Industry, Secretary Fred Pascual. At ang ito po ang ating Department of Labor and Employment, ang ating Secretary Benny Lagespa. At ang inyong inaantay ng gusto, ang ating Secretary ng DSWD, Secretary Rex Cachalian. Siya po ang namamahala dito po sa ating pagbigay ng kaunting tulong. Nandito po kami at para tiyakin, unang-una, tinignan po natin upang dahil pinaparami po natin yung ating mga Kadiwa stores na hindi lamang sa malalaking syudad, kung hindi kahit na sa malalayo ay maramdaman naman ng tao. Ang ginagawa po namin ay pinaparami namin natin ang produksyon ng lahat ng bigas, ng asukal, ng sibuyas, lahat po ng mga bilihin upang naman ay mabawasan ang gastos ng bawat Pilipino sa kanilang pamamalengke sa araw-araw. Ngayon naman po, nandito po tayo para tiyakin na maganda naman po ang magiging assistance na ibinibigay ng pamahalaan. Dahil alam naman naman po ay ito ay nagsimula nung tayo naka-lockdown, nung mabigat yung COVID. At marami sa mga maliliit na negosyo natin, yung itinatawag na MSMEs, which is Micro, Small, Medium Scale Enterprise, MSMEs, yung maliliit na negosyo. Marami po ang napilitang magsara dahil wala nang kailangan nilang bitawan ng kanilang mga empleyado, ginawa ng lahat, ngunit naubos na talaga at nagsara at hindi na makakabalik kung hindi tulungan. Kaya po, yun ang aming ginagawa at tinutulungan natin ang mga maliliit na negosyante. Yung Kadiwa, bahagi diyan sa ating ginagawa. Yung Kadiwa ay naging bahagi diyan dahil binibigyan din natin yung mga local na manufacturers, yung mga maliliit lang na nagpo-process ng pagkain, nagpo-process na gumagamit ng mga kung ano-ano, gumagawa ng bag, gumagawa ng kape, gumagawa ng sari-sari, ay meron silang mapuntahan upang ipagbili ang kanilang mga produkto. Kaya ang kahit yung COVID, na lockdown po tayo, marami pong nagsara, kaya ang aming sinasabing tulong na ibinibigay sa mga nangangailangan na kababayan natin ay hindi lamang yung cash, yung tupad, yung AIF, kung hindi pati na itong Nego Card Project. Ito yung Nego Card Project ng Department of, ng Dole. Ng Dole ito. Tapos ito naman, mga lambat, mga para meron din mga bangka nasa labas na binigay natin, pati na doon sa agriculture program ng RCEP, nakapagbigay po tayo ng mga traktor, ng mga harvester na malalaki, para naman mas maging efficient ang ating pagsaka para naman mabigyan natin ng sapat na supply ang ating Kadiwa stores. Kaya nandito, yan po ang aming sadya rito. Ngunit hindi ko po matatapos ang aking pagsalita na hindi ko sasabihin naramdam ko pa ang inyong naging suporta, ang inyong naging tulong. Kaya ito na po ang pagkakataon ko na makabalik sa inyo bilang Pangulo na kayo ang gumawa na makabalik sa inyo bilang Pangulo at magpasalamat sa inyo. At ang aking
laging sasabihin po sa inyo ay hindi po namin makalimutan lahat po kami ng mga kandidato na sinuportahan nyo, lalong-lalo na ako, si Inday Sara, na nakita naman ninyo napakagandang naging resulta dahil sa inyo. Kaya ang isusukli po namin sa inyo ay walang tigil na trabaho upang gawing mas maganda ang buhay ng bawat Pilipino. Asahan nyo po na ang inyong pamahalaan, hindi kayo nakakalimutan. Basta't sa amin, sa pagka sinabi ninyo ay kayo'y nangangailangan, ay tuloy-tuloy pa rin po ang aming bibigay na tulong. Sana naman ay darating na tayo sa sitwasyon na lahat kayo ay may hanap buhay na, may pinagkikitaan, at sasabihin ng ninyo sa amin, di na namin kailangan yan. Dahil meron na kaming pinagkikitaan, meron na kaming hanap buhay. Yan po ang hangarin natin. Ito po ang ating pinag-uusapan nung halalan. Ito na pagkakataon natin para gawing totoo ang pangarap natin para sa Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang tanghali po sa inyo lahat.